Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Welcome po sa channel kong ito. Ang isishare kong video sa inyo ngayon ay kung paano magtesting ng sakit na ito o power sakit. Kasi sabi ng kusunero ay nahilaw daw ang kanin. Malalaman po natin kung talagang ito ang may problema. Yan, titesting ko na po. Sinundot ko lang ang ground para magkaroon ako ng access dito sa line. Kasi naka-off yan, yun ko na, yan may power naman. Kailang kung ito ay nag-lose contact sa loob, yan nawala na nga po, nawala na siya, nawala ng power. Possible may problema yan sa loob. Maaring ito nga ang dahilan, pero titestingin ko pa yan sa loob. Maaring ang switch din ang dahilan, depende yan. Kasi nararamdaman ko sa test prod na nakontakt siya sa ano, sa contact sa loob, pero wala siyang power. Possible na kumakapal na yung carbon niya dahil sa spark kapag sinasaksak ng loose contact, yun ang dahilan niyan pag nagkataon. Itong isa na to, yan, titesting ko rin para panigurado. Ito naman yung sa ano, sa flycatcher. Titesting ko ito para panigurado. Ito yung pinaka-backup niya, kumbaga. Sa katunayan, tig-isa ito. Ito yung sa flycatcher, tapos ito naman yung sa rice cooker na isa. Yan. Okay siya. Tingnan mo. Stable siya. Yan. Hindi tulad nitong isa na talagang nawawala yung ano niya. Kaunting galaw lang nawawala. Kaya nga, nahilaw daw ang kanin. Possible ito na yon. Pero sabi ko nga, gusto kong buksan para malaman kung talagang ito na yon. Ito na yon. Pero sa ngayon, sa testing nito, parang ito na kasi bibihira naman, masira yung switch. Ang supply na ito nang galing sa board na yan, makikita niya. Pero hindi ko doon i-off kasi nga may switch naman ito dito. Makikita niyo naman, nakaupang posisyon. Yan po, mga kababayan. Apat lang ang kanyang screw na nakabit. Kapag natanggal ko na yan, makikita niyo pag nagkataon, hindi ito, naandun yung ano nito, yung takip sa loob. Anong takip ng butas na yan, apat na yan na kinalagay ng screw, nandun yun sa loob. Pag nabuksan na ito, makikita ninyo. Gusto ko kasi matesting yung wire talaga na nanggaling dito sa kanyang switch, kung okay ba ang switch niya. Kaya ayaw kong i-off dun sa kanyang, sa main, kumbaga. Ang sakit na ito ay design ito pang ano din, outdoor din. Makikita nyo po, tatlo ang kanyang butas. Ang sa taas niyan ay ground. So, pag nagsaksak ka, may medyo mahaba yung sa ground, mauna muna yung para magkaroon ng open ang sa line to line. So, makikita nyo po, nandiyan po ang dalawa, ang tatlong wire galing sa switch. Tapos yung color blue sa kulay black, yun yung line 1 sa line 2. Walang neutral dyan, talagang ganyan lang na wire, may color. Tapos yung kulay green naman, yan yung ground na kabit. Titestingin ko ang blue na yan, saka black, makita nyo. Tapos iyon ko kung baka ang switch ang may sira o ito nga ba. Kailangan i-finalize natin. Yan. Titingnan nyo po ang tester na yan, wala pa yan kasi naka-off. Yan. Subukan natin ayusin ang tester para makita ninyo. Yan po. Okay na siguro yan. Tapos. Ang, yan, okay na po. May power siya. 226 AC. Okay, may power siya. So, direkta na yan. Kumbaga, direkta na. Kaya, medyo kumbinsido na ako na ito na ang dahilan kung bakit yung kanin na hilaw. Ito na po yung sakit na ito. Kasi ang rice cooker na ginamit dito ay bago pa naman. Walang problema doon. At tinisting na dito sa kabila. So, nag-lose contact ito. Kung kasi naka-direct na ako sa wire from switch, i-off ko na. Yan. At tatanggalin ko ng wire na ito para palitan ng bago. Yan. Ay, may problema na yan. Sa loob niyan, sabi ko nga, yung pag-spark niya, nag-create ng anong tapo nito. Marami ng carbon ang nabubuo.
kaya nag-lose contact na. I-off ko na para tanggalin. May bago akong pamalit. May bago akong pamalit dyan. Siguraduhin lagi na talagang naka-on o naka-off bago magtanggal nito. Yan ano, makikita nyo po yan. Sigurado na tayo dyan. I-off natin para sa pagtanggal. So, ang switch na yan, ang ano na yan, parehas yan, walang power na. Ang dalawang linya na yan. Dahil dito ang bago, magkasintula din na nitong katabi. Papalitan ko na ito para sigurado na hindi mahiluwan ang kanin. Kasi sabi ko nga, siyempre rice cooker, automatic. Automatic yan, di ba? Eh, ibig sabihin, pwedeng iwanan. Lalo na kung busy. Hindi pwedeng minuminuto titingnan. Busy ang kusunero, iniwanan niya, tinaasang mag-automatic, pero hindi nag-automatic kaya nahilaw ang kanin. Para hindi mahilaw ang kanin, papalitan natin to. At wala nang ano pa. Kasi araw-araw ginagamit, siyempre ba naman, bawat ano yan, pag-un mo yan, kung may, lalo na kung ang pagsaksak mo ay may power na, pagsaksak mo nakauna yan, may spark sa loob, hindi tulad ng sinaksak mo yan, naka-off. Mag-uun ka sa, may, mag-uun ka ang spark niya is nandumanda sa switch. Kung may spark, siyempre may spark yan. Kasi mag-u-contact ng dalawang, excuse me. Yan, blue, saka black, yung line 1, line 2, tapos ito naman yung ground, yung earth niya, para happy na si cook natin. Si Shaking Cook, shout out sa'yo dyan, Mr. Bong. Mr. Bong ni Ray Daman. Yan po, siguraduhin nating mahigpit. Saka, yun nga, makikita nyo, may ano siya, may lag siya o perol. Para hindi mag hiwa-hiwala yung wire, solid siya, nakakapit sa kanyang screw. Yan, may higpitan siya. Ngayon, pag nagtakip tayo nito, lalagyan natin ng apat na takip din para hindi siya papasukan ng tubig. Bago isara, bago ibalik, kailangan testingin syempre. Ganun naman talaga, off. Tapos, ibalik niyan, testingin ulit. Final, kung dito na sa ano, sabi ko nga susundutin ko muna ng ground para mawala ang takip dun sa dalawang butas para sa line 1 and line 2. Tapos lipat sa kabila. Yan. Makita nyo po, smooth and smooth. Yan. Yan, ramdam ko dyan. Ang satisfied, ramdam ko yung metal niya. May ano nga talaga, 226 AC yan, alternating current. Satisfied na ako dyan. Maya-maya, titestingin ko rin ito. Para talagang siguradong gumagana. May rubber siya sa paikot kasi nga pang outdoor ang design nito. Siyempre gali ito. Minsan, naglilinis sila. Pwede rin mabasa ng tubig. Apat na screw. Siguraduhin balance ang pagkakahigpit para yung rubber niya maayos ang kapit. Tapos, hindi siya magkakaroon ng awang. Saka nga. Sana po may natutunan kayo sa video ito at paki-share naman po kung nasiyahan kayo at maliban sa makatulong na sa akin, makatulong pa sa iba. Siyempre naman po. Yan. Marami akong i-share na video gagawa ako about sa electrical o kung ano pa man, about sa technical, basta technical. Pwedeng sa pag-ayos ng faucet, mga leakage na yan, pwede rin. Yan. Apat lang i-screw nito. Ito, regarding muna to sa electrical. Nakafocus muna ako sa ngayon. Konti pa lang naman ang video ko. Sa aking video, maglalagay, mag-ano rin ako sa pag-ayos ng rice cooker, electric fan, flat iron, lahat siguro sasakopin natin yan. Basta mayroong pagkakataon, yan, takpan natin. Para sigurado, kasi sayang naman ang pantakip natin para maproteksyonan ang ating screw saka medyo magandang tingnan, kaaya-ayang tingnan, kumbaga.
Yan. After nito, titistingin ko na kasi ang flycatcher nag-aantay na para umilaw. Kasi nung nag-report dito, inilipat muna kay hindi yung gumana. Final testing. Tester natin. Nakasit sa AC. AC voltage. Subukan nga natin kung mayroon na. Oh, mali. Masilaw. Yan. Okay na. Intact na yan. Ayos na yan. So, yun nga. Ito nga ang may sira noon. Sabi ko nga kung bakit na sisira pagka ganito yung direct na pagsaksak, halimbawa naka-off o halimbawa naka-on, tapos pagsaksak mo ang spark na dyan mismo pag nag, halimbawa lang yun ha, kasi pag ang rice cooker naka-off naman yan, so konting spark lang naman kasi indicator lang mabubuhay agad. Itong flycatcher, titistingin natin ko, istitistingin natin to para sigurado kanyang pangsaksak, tapos saan natin lagay? Dito na muna. Yan. Kasi ito yung ano natin. Ito yung pinalitan. Kumbaga, nakita nyo po ang gilid. Medyo maayos yan. Tapos, higpit. Higpit, 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 higpit. Yan. Tingnan natin kung umilaw. Yan po. Flycatcher yan. Kaya pag dumapo dyan, kuryente na yan. Pang-trap natin yan ng mga ano yan, insekto dito sa sigali. Yan. Tapos ipapakita ko naman sa inyong rice cooker na andito na yon. Andito ang ating rice cooker. Yan. Bagong-bago yan. Tapos mahilawan, simpre nga naman. Sino nga ba? Hindi magtataka. Nahilaw ang kanin. Oh, inaasahang automatic pero hindi nag-automatic. So, pwede nang gamitin na ano yan? Chip ko. Okay. Maraming maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood. Pakishare naman po para makatulong sa akin at syempre sa mga kababayan natin at marami pa silang matutuklasan dito o matututunan. God bless you all. Thank you very much for watching.